pre-cool natin. Tapos pinasok ko na pala yung pomerinian. Ayun, inayos ko na nga. Ayun, nandiyan na yung dilaw. Meron pala tayong dumating na kalapate. May nagbagsak sa atin, mga asin ko. Kaso yung ilang piraso lang. Eh, pag ganitong pangit ang panahon, mga asin ko, konti-konti lang ang kinukuha natin. Ayun, no? 2, 4, 6, 7 lang. So, yan, pwede tayo. Dito naman sa mga cage bird pigeon, ayun, no? 1 gram, 4 liters of drinking water. Pero dahil 7 liters to, kaya ubusan natin siya lahat dahil 7 grams ito. Para medyo mas matapang para makainom sila dahil uso ngayon ng ano, sipon. Kaya tingnan nyo, medyo malulam na naman. So ayun, mga asigo. Bali, nagpapawis tayo ngayon. Eh, medyo sinipag-sipag ako. Kaya inayos ko tong mga breeder ko para yung mga nasa stockbird natin eh mabawasan. Nilipat ko muna yung iba dito. Inayos ko ng konti lang pero parang magulo pa rin sa paningin ko. Inis lang na konti. Pampapawas, sakto-sakto eh. Maganda ng panahon. Bali, ang ginawa natin mga asin kayo ito, inayos lang natin yung banda dito. Tapos medyo nilinis na rin natin dahil medyo maraming banda dito mga asin ko eh. Tapos nilagay natin yung mga ibang stockbird natin. Tapos pinasok ko na pala yung pomerinian. Ayun, inayos ko na nga. Ayun, nandiyan na yung dilaw. Inayos na natin. Tapos yung doon, eh, pinagtatanggalan natin yung mga nakalagay. Nilabas ko na. Ngayon, ang nilagay natin yung mga hen, mga banda doon, yung mga hen na stockbird natin. Para mabawasan dahil sobrang dami yung nasa fly slough natin. Medyo nagsisiksikan sila kaya nilagay ko dito yung ibang kak, yung ibang hen. Tapos siniwahiwalay ko, ito mga tigi-isa pa lang ito. Ngayon, pag pinaresa natin, titignan natin kung makapag-breed tayo. Eh, hindi naman tayo maglalaro kaya papamigay muna natin kung sakasakali. Mga asin ko. So yun, ang nangyari. Kaya medyo maliwalas banda dito. Naglinis-linis tayo. Tsaka, meron pala tayong dumating na kalapate. May nagbagsak sa atin mga asin ko. Kaso ilang piraso lang. Eh, pag ganitong pangit ang panahon mga asin ko, konti-konti lang ang kinukuha natin. Ayun, no? 2, 4, 6, 7 lang. Nandito sa training box. Mamaya, silipin din natin yan. Pero bago yun, eh, ako yung maghihilamos muna para fresh. Refreshing. Yeah, sige, bali, meron tayong tropa dito, kalapatids. Bali, yung kasama mo na, pre. Si Boss Alden. Boss Alden. Boss Alden Richard. Alden Palaka. Pasig. So yun, bali kumukuha siya ng Garuda natin. Kaso ubos. Bali dito, meron ako in-offer. Ito yung sa tropa natin. Hen ang hinahanap niya. Bali, ang tinuro ko yung isang hen na umuwi ng Claveria. Kaso cut off. Kung gusto niya, ayan o. Oh, galing kay Fritz yan. Kay Fritz Manuel, may-ari. 400 nga lang, pabenta. Bali, ang naghahanap si Sir Alden Palangka ng Pasig. Ng Pasig. Ito, yung kukuwata ng ipo ko sakaling magustuhan. Shoutout pala si Sir. Shoutout po sa Alden. Mag-reply ka. Mag-reply ka. Direct-reply eh. Sige na ako. Hihintay-hintay lang kami. Mga siko, bali ganito ang ginawa natin. Ayan o, medyo umayos naman ng konti. Wala pa kasi tayong kulungan. Kaya ganyan muna ang ginawa natin. Ayan o. Pinag-pair na natin yung dalawa din. Ito, medyo nilinis na rin natin para medyo maliwalas naman banda rito. Wala nang kalat. Hi! Nasarap sa mata. Kaso, ang pangit ng mga kulungan natin eh. Ito mga asin to. Eh, hiniwalay ko muna itong cock na yan, mga asin to. Dahil gagamitin din natin to. Anak to ng PHA bird cock. Kasi ito yung isang old line natin. Yan, cock din, mga asin ko. Gagamitin din natin yan. Tapos ito, nilagay ko muna dahil may sipon, MMFC. Tapos naglagay din ako dito. Panghiwalay lang dahil nga medyo matamlay. Ito yung pinaka-hospital natin. Diyan natin nilagay dahil wala tayong kulungan. Tapos yung banda rito nga, sige eh. Nilagay ko yung mga cock na nasa fly slough natin. Mga stock bird eh. Puro cock lahat ito. Bali 2, 4, 6, 8 ang nandito. 2, 4, 6, 8. Ah, sige yan. Bali dito ko muna sila nilagay. Para hindi sila crowded dun. Masyadong marami yan nandito sa stock bird natin. Pero yung si Edwin Mule, baka makukuha ni Pampanga, Santo Tomas. Ito yung old line natin. Oh. Masabog na. Sarap. Ayun o, mga single. Laki na ilong. Bloodline din yan. Ayan o. Oh.
Bali, ito yung mga cap. Dito ko nilagay yung asin ko. Para hindi naman sila nagbubugbugan. Masyado masigit dun sa ano natin. Tapos si Pomeranian pala natin, eh, pinasok ko na. Para ma-breed natin dahil medyo may edad na nga itong direct import natin. Kasi medyo matagal na to nung nabili namin. Ang mahal nung nakuha natin ito, mga asin ko, nasa 35 ang pares. Direct import. Galing yan kay Rico Nabong. Tapos bali ito na lang, dalawa na lang kasi silang natitira. Ito yung Pomeranian natin. Sobrang laki yan. Tapos pagpaparisan na rin natin itong polsayon natin. Hiniwalay ko na dito, mga asin ko. Parehas na dilaw ng polsayon. Try natin makapagpalipad of color. Medyo nauuso kasi i-re-rebito, mga asin ko, eh. Kaya subok lang ulit. Kasi ko yan. Bali dalawa. Ito yung galing kay Kuya Paul, Kiding. Polsayon. Ito naman yung galing kay Fritz. Ayan o. Polsayon din, pero cross na ng Taiwan. Tapos nandito pa rin. Ito, may mga inakay kasi to. Mamaya sisilipin natin yun dahil iba talaga kaulay nung maliit dun, no? Kasi ko, yung maliit. Yung parang bagong pisa. Ayan o. Iba talaga yung kulay niya. Kasi ito, eh, medyo malaki na. Hindi napisa yung isa. Ayan o. Titingnan natin kung anong magiging kulay niya. Hiniwalay ko na rin pala dito yung black tiger natin. Ayan. Yung isang pares natin na black tiger. Para hindi na sila manggulo. Dahil ito kasi, nagtiteritoryo. Yung buong taas doon, imbis na magamit ng iba, eh, sa kanya lang lahat. Kaya tinanggal natin siya, binigyan natin siya ng sarili niyang cage para makapag-breed. Pamimigay natin yung magiging anak niyan. Tapos eto, hiniwalay ko muna yung dominant opal na nakuha natin. Wala pa tayo ipapares dahil kinukondisyon ko pa lang. Yan, yeah, bali siya lang mag-isa muna dyan para sumabik sa pares. Pag medyo nakikita ko ng aggressive na siya, eh, doon natin siya bibigyan ng pares. Tapos eto naman yung mga hen. Ito yung hen natin doon sa may stock room natin, mga singko. Bali, 2, 4, 6, 8. Walo din sila. Kaya medyo marami-rami ang nabawas doon sa stock bird natin na ano na nasa loob. Ito naman, eh, puro hen. Ito nga yung nakuha natin kay Jericho Chingso. Yan, yan. Ano na yan? Tawag dito yan, checkered. Kasi ito yung MMFC natin na hen. Tapos yung iba, yun yung opal, oh. Yung naglalabas ng rare na kulay, blue bar. Nilagay ko muna na siya dyan. Tapos yung kay Young Sound, eh, hiniwalay ko muna siya mag-isa dito. Ayun, oh. Dahil pumangit yung buntot niya. Kaya mag-isa muna siya dyan para gumanda. Kukondisyon na muna natin lahat itong mga to. Pupurga tayo. Sabagay, tapos na ako maglasota, mga asinto. Ngayon, purga, tsaka vitamins na rin. Bacterial cleansing sila ngayong isang buwan na to. Kasi ginagawa natin, purga muna, tapos paligo. Pwedeng paligo, purga. Pero ako purga muna. Tapos i-ano sila, tawag dito. I-re-recover natin sila. Tapos paligo. Tapos yung yun na, weekly. Respiratory, second week. Salmonella, yung third week. Pang-cancer. Para malinis. Makondisyon. Yun nandito pala mga singe, eh. Hindi ko pa naibigay. Sinama ko na lang yung si John Lloyd talaga. Oh. Hindi pa kinuha itong kanyang rare na rare. Alam niya kaya yung kulay na ito. Ah. Rare yun, baka di nyo alam. Yan, nandito pa yung kanya. Hinintay lang natin siya umuwi. Sa Cali kasi. Cali? Cali? California. Bali, ito pala yung dumating. Silipin na rin natin. Tingnan mo yung training box natin, mga siko. Dahil wala tayong kulungan. Pag marami ang bagsak, dito nagiging kulungan na itong training box natin. Pero okay lang dahil nakakuha naman tayo ng bago natin training box, yung aluminum na mas malaki. Bali, ito, silipin natin yung iilan. Pero hindi na natin siguro masilip lahat. Meron lang ako nakitang maganda dito. Asin ko ito. Yan tayong off color. Ito mga asin ko, meron tayong off color dito. Napakaganda ng itsura. Para siyang white na red bar. Ayun. Tapos ang ulo niya, eh, puting-puti rin. Ayun. Kak! Balikak to. Ang nakikita kong pair niya, eh, itong itim. Itong itim na yan, ang nakikita kong pares niya. Lagi niya kasama, eh. Parang nag-lip-to-lip sila. Itong hen na to, ang kanyang pair. Tapos meron tayong isang red dito. Kak! Ayun, oh. Ito lang yung mga dumating sa atin.
Hindi tayo gano'ng kumuha ngayon dahil tag-ulan. Nakaraming lakas ng ulan eh. Dahil uso sipon, baka siponin lang. Cock din ito. Kasi ito naman, meron siyang hen. Pwede natin ipamari sa kanya. Yan, oh. Hen itong babae. Hen itong brown na to. Tapos meron tayong isang puti, isang brown. Saka yun, blue check. Hen din. So yan mga single bali, yan lang. Pero yung nasa pwesta natin eh, medyo konti na lang. So ayan, medyo pagod na ako magsalita mga singko, napakadaldal natin. Yung nagsabi sa'yo. Ayan, bali ganyan ang itsura ng pwesto natin ngayon dito, medyo maaliwalas. So, medyo bibigyan natin ito na pagkatapos natin bacterial flushing. Pag medyo na-condition na sila, ibibigyan natin kasi ito hindi pa pwede o naglulugod. Bibigyan natin sila ng mga pier. Tapos pwede natin ipamigay kung sakali. Ayan o, mga singko. Naglinis-linis tayo dito para medyo pagpawisan. Bali ganyan ang itsura niya ngayon. Medyo maliwalas na. Gaganda pa yan mga singko kapag may budget na tayo. Kapag ba tayo dito. Ang tagal ko na sinabi yan pero hindi kasi akalain na mabubuntis si misis. Kaya ganun. Unahin muna natin yung bata. Mga singko syempre. Ayan o. Sana makapagbuga to. Hindi pa sila pares. Pinagpaparis pa lang natin. So yun, napakabara ako ni ano, Edwin Muli. Galing yan kay ano, Billy Flores na aking ko. Subscribe nyo. Gandang ano yan, Edwin Muli. Kasi kabali, pipili lang tayo. Pwede nating lagay dito sa tubig nila. Pero ako eh, lalagyan ko muna itong, ito maganda ito mga aking ko, itong Doxilac Powder Forte mga aking ko. Kung mapapansin nyo ito, wala siyang vitamins, puro pang sipon lang siya. Ayun o, oh. Yung doxycycline niya mga kasingko eh 100 milligram, napakataas kumpara mo dito kay ambroxetil. Ayun mga kasingko, si ambroxetil kasi mas mataas yung kanyang amoxicillin. Parang ito, si premoxil, oh, yung amoxicillin niya mga kasingko eh mas mataas, 150 grams mga kasingko. Kaya itong kay ano, mas maganda. Yung iba kasi, may mga halong vitamins na. Pwede yan kung pang maintenance. Pero ito, mga singko, eh, kailangan natin to. Para iwas dahil sa sipon natin sila alagaan dahil maulan eh. Kaya dito muna tayo kay Doxilac. Mataas ang kanyang doxycycline para pansipon, mga singko. Tsaka na lang tayo mag gaganito. Ito mga singko, wala siyang gamot na pangontra sakit, pero puro vitamins naman siya. Kaya mas maganda to. Pag vitamins naman ang ikakarga natin. Pero para sa ngayon, dahil maulan, eh dito muna tayo kay Doxilac Powder, mga singko. So, yun mga singko, makikita nyo dito. Sa prevention, eh 2 grams per liter lang. Per 4 liters, ayan o. Sa treatment, 4 grams per liter. So, yun, pwede tayo. Dito naman sa mga cage bird pigeon, ayun o. 1 gram, 4 liters of drinking water. Pero dahil 7 liters to, kaya bubuusan natin siya lahat. Dahil 7 grams ito. Para medyo mas matapang, para makainom sila. Dahil uso ngayon ng, ano, sipon. Kaya tingnan nyo, medyo malulam na naman. Kaya kailangan natin mag prevention sa kanila. Wala naman sila sipon eh. So, yung singko, buhos lang natin yung isang buo niya. Dahil mamaya eh, uulan na naman sila para may pangontra tayo. Ayan lang mga singko. Buhos lang natin isang buo. Tapos shake-shake lang natin yan. Tapos pwede na natin ipainom. Diyan sa mga alaga nating kalapate.